tandaan natin sa intercompany sale of inventory. Basta alam na natin, idea natin dito, ah. Transaction 'yan, no, between parent and subsidiary. Okay? Para isipin niyo na lang dito, class, no, yung intercompany dividend natin. Intercompany dividend natin do sa consolidated FS subsequent to dito position. Okay, 'di ba? Ang intercompany dividend na pag nag-declare kasi si subsidiary doon ng dividend, syempre under cost model, i-recognize yan ni parent, no, as a dividend income. Okay? So i-debit niya yung cash tax credit dividend income. Pero alam naman natin, no, na okay lang kapag mga separate financial statement dala, no, wala naman problema kung i-report yan ni parent sa sarili niya financial statement, no, na as dividend income. Okay lang na i-report niya yan as additional income, no, doon sa income statement niya. Pero dapat hanggang doon lang sa separate financial statement niya. Pero pag nagkaroon tayo ng consolidated financial statement, no, dapat tanggalin muna yon. Okay, kasi 'di ba, pinapakita natin sa consolidated financial statement ay isang company yung dalawang yan, no, isang company lang sila. Okay, kaya ibig sabihin kung ano naman yung naging transaction, no, o naging declaration of dividend, no, between parent and subsidiary, kung ano naman ni-recognize na dividend income dyan dahil nag-cost model tayo, eh i-eliminate muna natin, no, do sa working paper bago tayo gumawa ng consolidated financial statement. Okay? Kaya doon sa computation natin ng consolidated net income, ang ginagawa natin doon sa side ng income, ng reported, no, income ni parent, i-deduct niya muna yung dividend received, no, from subsidiary. Kasi nga, intercompany income yan. Okay, hindi yan ina-allow, no, doon sa consolidated FS yung intercompany income, no, yung intercompany dividend income. So, exclude niyo muna siya, no, dapat i-deduct nyo muna yan, no, from the reported net income or the unadjusted income of the parent, no, bago tayo mag-compute na tinatawag natin o yung term na ginamit nga natin dyan, yung adjusted net income of parent. Actually, yun lang naman talaga yung nagiging adjustment sa side niya, no, kung mapansin natin sa mga natutunan natin doon sa subsequent, no, to data position. From reported net income of parent, no, i-deduct nyo lang yung intercompany dividend equals adjusted net income of parent. Ang karamihan ng mga adjustment ay nandun sa side, no, ni subsidiary. Okay. Pero sa consolidation of net income, pag sinama mo, pag pinagsama mo lang yung dalawa, yung reported net income ng dalawa, eh parang nandiyan na lahat, no, magkakasama ng mga adjustment. Iless mo yung mga intercompany dividend, iless mo yung mga impairment of goodwill, i-add or less the amortization of excess, no? Okay? So ayun. Ngayon, yung concept natin doon sa intercompany dividend, ganun din dito, no, sa intercompany sale of inventory. Pag nagco-consolidate ka ng net income, kapag meron tayong nare-recognize ng mga intercompany income, kasi 'di ba, alam naman natin pag mayroong bentahan ng inventory, talagang normal na meron tayong gross profit diyan, no? Okay? Siyempre, ibebenta mo 'yan at selling price, meron kang cost. Kung sino man 'yung nagbenta, meron siyang cost diyan. Kung anong gross profit, yan ang nare-report, no, na intercompany income. As a rule, no, kapag hindi pa naibenta yung inventory sa third party, no, ibig sabihin yung outside customer, wala tayong karapatan, no, na i-report yan sa consolidated financial statement. Kasi nga, ang tingin lang natin sa dalawa ay isang company lang, parang binibentaan lang nila yung sarili nila. Okay? So, ibig sabihin, kapag ang inventory ay nandun pa rin sa dalawang yan, no, kahit anuman yan, kahit upstream or downstream sale. Ulitin ko lang, ha, pag sinabing upstream sale, pataas kasi kaya nga upstream. Kaya ang bentahan ay from subsidiary to parent. Yun ang tinatawag na upstream. Ang downstream ay, syempre downstream, pababa, from parent to subsidiary. Okay, importante malaman din yan, ha, kung ano yan, kung upstream or downstream. Mamaya, i-discuss natin, no, ano ba yung nagiging epekto niyan. Yung upstream and downstream sale. Okay? So, ayun, no, ulitin ko lang, kapag meron tayong bentahan, no, between parent and subsidiary at the end of the year, no, sa yung gagawin natin ng consolidated FS, sabihin natin December 30, 2021, yung inventory hindi pa naibibenta sa labas, nandun pa rin sa kanilang dalawa, okay? Kasi isa nga lang sila, di ba, yung parent and subsidiary. Sabihin natin, nagkaroon ng bentahan, ang seller natin, si parent, ang buyer, si subsidiary, hawak pa ni buyer ang inventory at the end of the year,
hindi yan pwedeng i-report, no, yung naging gross profit, yung intercompany gross profit. Okay? So i-adjust natin mula doon sa parang tatanggalin ulit natin kasi 'di ba si seller nag-record ng sales yan, si subsidiary nag-record ng purchases. So yun, mali yun. Pagdating sa consolidated EPS. Pero sa mga separate financial statement na walang problema. Okay? So yun na, alam na natin yung mga tungkol diyan. Sa mga separate financial statement, wala tayong pakialam diyan kasi okay lang yan, no? Kahit mga nagkaroon tayo ng intercompany transaction na between parent and subsidiary. Wala tayong problema dyan. Basta separate financial statement lang nila. Yun ang usapan. Basta doon sa consolidated EPS, tanggalin nyo muna lahat yan. Okay? Paano matatanggalin? Kailangan natin ng working paper, elimination, and entries. So yun lang. Alam ko nagkaroon tayo ng illustration ng ganyan no, sa mga working paper entries doon sa previous na video natin. So dito, na lang tayo, no? Magko-compute lang tayo. Tapos ipaliwanag lang natin, no? Kung bakit ganyan. Okay? So, ulitin ko lang, ha? Pag hindi pa lumabas, no? Hindi pa naibenta sa labas, yung inventory, huwag nyo munang i-recognize ang profit. Pag lumabas na, pwede na yan, no? Okay na yan. Kasi nga, wala na sa kanilang dalawa. Hindi na nila hawak yan. Hindi na yan, hindi na pwede sabihin na binentahan mo lang yung sarili mo, eh. Hindi ganun, no? Kasi nga, ibenta na sa outside customer. Okay na yan? So, yun. So, solve na natin yung problem when. Okay? So, sa problem when, ito yung mga normal na question natin no, about intercompany sale of inventory. Yung mga consolidated sales, consolidated, o pwedeng idugtong, consolidated purchases, consolidated cost of goods sold, consolidated gross profit. Okay? So, yan. Tapos mamaya, magdugtong tayo ng mga NCI no, sa mga consolidated net income. So, sige, solve natin si problem when. Paul Company holds 80% of the common stock of Shane Incorporated. In the current year, Paul reports sales of 10 million pesos and cost of goods sold of 7.5 million pesos. For the same period, Shane has sales of 200,000 and cost of goods sold of 160,000 pesos. So, ito yung 10 million and 7.5 million, 200,000 and 160,000. Ito yung mga reported sales and cost of goods sold sa mga books nila. Okay. So, walang problema yan, no? Sa mga separate books naman nila yan. Pero, pag na-involve dito ang intercompany sale of inventory, syempre na-apektuhan ng sales sa part ng buying affiliate, no? Tapos, na-apektuhan yung purchases dun sa buying affiliate, nasa selling affiliate yung sales, no? So, yun. During the year, Paul sold merchandise to Shane for 60,000, no? Kung papansinin natin dito, eto na, nangyari na ng intercompany sale of inventory. Paul sold merchandise to Shane for 60,000 pesos. Ito ay example of an intercompany sale, no? Ay downstream sale yan, no? Kasi si Paul ang parent and Shane ay subsidiary. Okay? Pababa. Kaya downstream. So, yan. For 60,000 pesos at a price based on the normal markup. So, etong 60,000 pesos ay selling price yan. Eh? Selling price. Tapos, based on normal markup, ibig sabihin, sino ba ang nagbenta? Si Paul. So, yan. No? Dito yung ibabasa yan. Sa pinaka-total. Okay? Bale, included lang sa 10 million pesos yung 60,000 pesos na intercompany sale kay Paul. Siya nagbenta, na-record niya yan as debit cash or accounts receivable tas credit sales. Included siya dito sa 10 million pesos. Sa part naman ni buyer, ni Shane, no? Shane Incorporated, na-record yan as purchases. Kaya nakasama yan sa cost of goods sold, no? Computation. Okay? So ano ba yung sinasabi na based on normal markup? Ito yun. 10 mil ang seller natin si Paul. Okay, binenta niya 60,000. Paano malalaman ang cost niyan? So kasi 10 million pesos ang total sales niya, ang cost of goods sold ay 7.5 million. Kaya ang total gross profit ay 2.5 million. 'Di ba? 10 million less 7.5 million equals 2.5 million. So 2.5 million divided by 10 million, meron tayong 25% gross profit ta based dito ah. 25%. Okay, no? Babalikan pa rin naman natin yung solution and no? Yung competition ng kanina, mamaya. So, 2.5 million na gross profit divided by 10 million, meron tayong 25% ng normal markup rate
based on sale. Okay, so yun na, 25%. So 25% times 60,000, ayun, meron 15,000 na gross profit dyan. Okay? Ngayon, ang magiging tanong natin dito, no? Dyan sa 60,000 pesos na yan, doon sa 15,000 na na-recognize na intercompany profit, magkano pa ang hindi pa naibebenta sa labas, no? Parang ganun. Okay. So, eto pa, may kadugtong pa yan, no? At the end of the year, Shane still possesses 30% of this inventory. Okay? So, ayun. Yung 70%, okay na yan. Na-realize na yung profit na yan. Yun ang term natin doon, no? Realize profit na yun. Pero yung remaining 30%, wala, no? Hawak pa yan ng buyer kay Shane. So, ayan. Hindi pa pwedeng i-recognize yan as profit. So, kailangan pa natin i-eliminate yan. Okay, kung paano yan, o sige, simulan na natin i-solve itong mga ito, no? Ito yung mga requirement, no? Compute po the following. Number one, consolidated sales. So, ulitin ko lang ito yung mga usual questions, no, about intercompany sale of inventory. Yang ito, no? Tapos dinudugtong na lang natin yung mga consolidated net income, yung mga controlling interest, non-controlling interest and net income. No? Kung gusto natin mag-pause lang doon sa intercompany sale of inventory, dagdag na lang kung mga magpapakumpit pa ulit ang mga consolidated assets, equity, na kung tutusin, dapat hindi nagaano, no? Okay, dapat dito mga focus natin. Sige, nasimulan na natin sa number one, consolidated sales. Paano ba mag-compete niyan? Okay, sa solution natin, ang gagawin lang natin dito, class, no? Pagsamahin muna natin yung mga reported sales nila. Yung 10 million, saka 200,000. Okay? Ang dami mga reported sales nila, 10 million and 200,000. Pagsamahin niyo muna yan. Actually, pinakamadali talagang kompetin dito ay consolidated sales, no? Kasi ang gagawin niyo lang, pagkatapos yung pagsamahin ng mga sales, ililist niyo lang basta-basta yung intercompany sales. Okay? Sa part kasi ni parent, no, as the selling affiliate, no, nag-debit nga siya ng cash or accounts receivable, tapos credit sales. Ang sales na yun ay intercompany sale. Nakasama yun sa 10 million. Kaya ayan, sa competition ng consolidated sales, alisin nyo yung 60,000 na yan. Okay? Ayan eh. Regardless ako ano man ang natira sa part ng buying affiliate, kung ilang pinatira dyan. Basta, ang usapan dito, ano ang nireport niya na intercompany sale. Okay, hindi dapat yan. Dapat ang nire-report lang natin sa consolidated sales, yung mga outside sales. No? Yung mga sales to outside customers. Tanggalin natin yung intercompany sale. Ganyan lang nga, yan ang pinaka-solution natin sa consolidated sales. Yan ang pinamadaling competence sa lahat. Alisin nyo lang yung intercompany sales. Okay, so number two, consolidated cost of goods sold. Ang gagawin nyo lang dito, ganun din parang sa sales, pagsamahin nyo lang ang reported cost of goods sold nila. Yung 7.5 ni parent and 160,000 pesos from subsidiary. Okay? Ayan, yung 7.5 million, add nyo lang yung 160. Tapos, ang gagawin nyo lang, sa part kasi ni seller, na-recognize to as an intercompany sale, yung 60. Sa part naman ni buyer, si Shane, dinebit niya yan na purchases, tas credit, cash, or accounts payable. Okay? So, ibig sabihin, doon sa 160,000 pesos, no, sa 160,000 pesos na nireport na COGS, the subsidiary, included yung 60,000 pesos na intercompany purchases. Kaya ililist natin siya. Okay? I-deduct natin yung intercompany purchases na 60,000. Ngayon, ano pa ba yung nakaka-apekto dyan? Hindi lang kasi basta ganyan yan. Okay? Eto, no, tandaan nyo, pag nagko-compute kayo ng consolidated COGS, pagkatapos yung pagsamahin ng mga reported COGS nila, i-deduct nyo lang ang intercompany purchases kasi nga, pag hindi nyo deduct yan, magkakaroon ng overstatement in COGS. Diba? Kasi ang purchases ay additional, no, item doon sa computation of COGS. Kaya kung merong included na intercompany purchases dyan, pag hindi inalis yan, overstated yan. No? Parang yung isipin natin. Naka-report dyan yung intercompany purchases, kaya alisin natin. Tapos bukod dyan, no? Dyan napapasok yung dalawa, yung RPBI saka UPEI. Ano nga ba ulit yun? Ang RPBI, yun ang realized profit in beginning inventory. Yan. Realized profit
in beginning inventory. Ito ang tawag natin dyan ay realized profit kasi nga nasa beginning inventory yan eh. Okay? Ito yung mga unsold merchandise dati, no? Na ang syempre assumption natin na ibenta ngayong taon, no? Dahil meron tayong assumption na FIFO. Okay? First in first out yan, kaya ibig sabihin yung mga nasa beginning inventory kung ano man ang intercompany markup doon na realize na ngayong taon. Okay? So ibig sabihin dahil merong markup ang beginning inventory, kapag naka-report yan, no? Alin man kina parent and subsidiary, yung markup sa beginning inventory, nagkaroon ng overstatement sa cost of goods sold nila. Okay? Nagkaroon ng overstatement dahil sa markup in beginning inventory. Kasi ang rule natin dito dapat naka-report lang sila at cost, no, kapag nagkakaroon tayo ng consolidated FS. Dahil merong markup, merong overstatement. At kapag merong overstatement in beginning inventory, meron tayong overstatement in cost of goods sold. Kasi nga, additional item yan, no, doon sa COGS computation. Kaya natin siya binabawas. Okay? Deduction ng RPBI or realized profit in beginning inventory sa computation of consolidated cost of goods sold. Okay? Kung meron kayo makita sa problem, i-deduct natin yung realized profit in beginning inventory. Markup yan eh, no? Markup in beginning inventory. Kung meron markup, tanggalin natin yun. So, paano tanggalin? Isipin nyo, nagkaroon ng overstatement. Kaya nga tinatanggal, no? Overstated si beginning inventory, overstated si cost of goods sold. Kaya kailangan nating i-deduct. Kaya lang sa problem naman kasi na wala naman pinag-usapan ng beginning inventory dyan. Okay? Kaya yan. Pero kung sakali, i-deduct nyo lang yan. Ngayon yung isa pa, syempre kung meron tayong na-include na beginning inventory sa computation ng cost of goods sold, no, consolidated COGS, meron din tayong tungkol sa ending inventory. Ang tawag natin doon ay UPEI. Ano ang UPEI? Unrealized profit in ending inventory. Okay? Unrealized profit in ending inventory. Kanina, sa beginning inventory, tinawag natin na realized profit. Kasi nga, assumption natin na ibenta na yun sa outside customer, kaya na-realized na. Okay? Ngayon, eto, sa ending inventory, kung ano man ang markup doon, unrealized pa ang assumption natin doon. Okay? Unrealized pa yon kasi nga, nasa ending inventory pa. Hawak pa yan ng alinman kina parent or subsidiary, di ba? So, yun, unrealized pa yan. At hindi pa pwedeng i-recognize yan. Pero ngayon, nasa competition pa lang tayo sa, ng cost of goods sold, ano magiging epekto dyan? Kung meron man tayong markup in ending inventory, kailangan nating i-add. Bakit? Kapag overstated kasi ang ending inventory, understated si cost of goods sold. Diba? Kasi nga, deduction ng ending inventory sa COGS computation. So, kung understated si cost of goods sold, i-add nyo lang, no? Kung ano man ang markup in ending inventory. Markup in ending inventory, yan ang tinutukoy natin na unrealized profit in ending inventory or UPEI. Okay? Paano ako kukumpitin yan? Sa problem, diba? Meron tayong intercompany sales na 60. Okay? Yan na yun, 60,000 pesos. Kunin natin ang markup dyan. So, nagsimula tayo sa 60. Tapos yung kanina, kinumpit natin ang markup percentage at 25%. Diba? Yung 25%. Paano ulit yun? Ito yun, yung 10 million sa 7.5 million. Okay? Nagbenta si Paul, papunta kay Shane. So, merong markup dyan na 25%. Kaya yun ang aalisin natin. Tapos, hindi naman lahat hindi na ibenta. Yung iba na ibenta, di ba? Kasi 30% na lang ang nasa possession ni Shane at the end of the year. Okay? So, yun. Ang ginawa lang natin, sa total na binenta na 60,000, i-multiply lang natin yan ng 30%. Okay? Tapos, i-multiply lang natin sa markup rate na 25%. At yun na ang markup in ending inventory or unrealized profit in ending inventory. I-add nyo lang yan para makuha ang consolidated cost of goods sold. Basta tandaan nyo klas ha, pagsamahin nyo lang ang mga reported cost of goods sold, less intercompany purchases, less RPBI, add UPEI equals consolidated cost of goods sold. Okay?
So yun na. O, na-schedule natin no, doon sa 25% na yan. Alam na natin yung kanina no, sa taas. So okay na. Number 3, consolidated gross profit. Okay? Sa consolidated gross profit, edi ganda na lang, no? Consolidated sales less consolidated cost of goods sold. Ayan na, no? 10,140 less 7,604,500 equals 2,535,500. Okay? So, number 3 ay 2,535,500. Yun ang consolidated gross profit. And number 4, assume the same information except that Shane sold inventory to Paul. Balik na rin natin. Kanina kasi ang nangyari ay downstream. Diba? Si Paul, yung parent, ang seller. Ngayon, gawin natin seller naman si Shane, yung subsidiary. Ayan ay, ano na, no? Gagawin natin upstream. Ngayon, ang tanong, no? Magkano magiging consolidated sales? No? Assuming ang nangyari ay upstream sale. Okay? Ang sagot dyan ay, syempre, ganun pa rin. No? Walang epekto yung sa computation ng consolidated sales. Nalipat lang naman eh, sa books ni subsidiary, yung intercompany sale. Imbis na yung 60,000 ay gawing adjustment sa 10 million, ang gagawin ay dito siya magiging adjustment sa 200,000. Same lang din naman yun. No? Walang magiging epekto yan sa computation of consolidated sales. Pero sa iba, meron yan. No? At kung paano yun, sige, isolve natin sa mga next na problem, no? Meron yan. May magiging epekto yung upstream saka downstream sale. Pero sa consolidated sales, consolidated cost of goods sold, gross profit, walang kinalaman pa yan. Okay? Ayan na, wala pang epekto yan. So, say, actually, no? Bukod dito sa sales na yan, wala ring epekto sa COGS yan saka sa gross profit. Mapa-upstream or downstream yan. Okay? So, sige. Tapos na tayo sa problem 1 na yan. Ano, the resulting consolidated sales will still be 10,140,000. Ito pa rin yan. Whether it was an upstream or a downstream sale. So, next problem. Okay, so problem 2. P company regularly sells merchandise to its 80% owned subsidiary, S Corporation. In 2014, P sold merchandise that cost 192,000 pesos to S for 240,000 pesos. Half of this merchandise remained in S December 31, 2014 inventory. Okay, no? Yan ang mga in-note natin. O kalahati na lang ang hindi pa naibibenta. Tapos ito, no? 192, 240, merong markup na 48,000. Si P ang parent, no? At yun na nga. Example ulit ito ng downstream sale. During 2015, P sold merchandise that cost 300,000 to S for 375,000. Okay, huwag tayo malito dyan, ha? Yung kanina 2014, ngayon ay 2015, okay? So, ba't ganun, no? Ito kasi kapag meron tayong sale, no, intercompany sale last year, dyan napapasok yung isa pa do sa computation natin ng consolidated COGS. Ito yon, yung RPBI. Okay? Meron tayong babantayan na RPBI dyan, realized profit in beginning inventory. So, next, 40% of this merchandise inventory remained in as December 31, 2015 inventory. Okay? So, yun eh. Kanina kalahati, no, natira na 2014, ngayon 40%. Kaya present dito si RPBI and UPEI. Selected income statement information for the two affiliates for the year 2015 is as follows. So given pa rin yung mga reported, ha? Reported sales revenue and reported cost of goods sold. No, meron na rin reported gross profit. At yun na, no? Ganun pa rin ng company natin, consolidated sales and consolidated COGS. Pero 2015 na, 2015 tayo. Wala naman tayong given na mga reported sales and cost of goods sold ng 2014. Okay, so paano na? Solve natin number 1, consolidated sales. Sa consolidated sales, ganun ulit ang ano natin, ang format natin dyan, pagsamahin muna natin ang dalawang sales, no? Yung 1.8 saka 900,000. Ayan. Reported sales ni parent, 1.8 million. Reported sales ni subsidiary, 900,000. So, meron muna tayong combined sales na 2.7 million pesos.
At paano gagawin natin? I-list lang natin yung intercompany sales noong 2015, no? 2015. Ano ulit 'yon? Ito 'yon. Yung 375,000, 'di ba? Ito 'yon, no. Diyan natin makuha 'yan. Ilas nila yung 375 sa combined sales nila. Okay? Actually, combined sales na yun, no? Ginagamit ko lang minsan term na yun, pero hindi ko lang alam, no? Pero kung medyo maguli, eh, kasi baka sa pagdating sa home office and branch accounting kasi, pag sinabing combined, nangyari na yung mga elimination. Kaya siguro gamitin ko na lang yung term na total na lang, no? Total. Okay? Dito kasi nasa business combination, consolidated ang term natin, eh. Consolidated. No? Pag ginamit yung term na consolidated, ibig sabihin, nangyari na yung elimination entry. So, home office and branch accounting sa magiging next na advanced accounting nyo, no, sa special transaction, yun na, no? Ang consolidated ay equivalent to combined naman. Combined. So, okay. Ano na tayo dyan? Alisin na lang natin yung intercompany sales. Yan ay magiging consolidated sales, no? 2,325,000. Okay, no? Wala namang bago dyan. Ganun pa rin yan, no? Kung ano ginawa natin sa first problem. Ngayon, sa number 2, consolidated COGS, ang bago lang dito, nagkaroon tayo ng RPBI. Okay, so ito ha, pagsamahin ulit natin yung mga reported cost of goods sold nila, 1,440,000 saka 750. Tapos, i-less lang din natin yung intercompany purchases na syempre, pareho lang din ng intercompany sales yan. Okay? Kung ano yung intercompany sales, yun din ang intercompany purchases. No? Okay? Sa seller, i-re-report yan as sales. Sa buying affiliate, i-re-report yan as purchases. Kaya pareho lang yan. No? I-less yung intercompany purchases. Tapos kung meron tayong RPBI, i-less natin yun. Pero meron ba? Meron kasi nga, ito nga. Dahil dito. Noong 2014 kasi, meron ng intercompany transaction, no? Sa kanilang dalawa. 48,000 yun. Yung 48,000 ang pinaka-markup dati. Kasi given na yung sales na 240, yung COGS na 192. 48,000 ng markup dyan, tapos kalahati ang natira. So, 24,000 ng RPBI. Okay? Ayan, no? Yung RPBI, 24,000. So, yun na. 240 less 192 times 1 half lang. 24,000. I-less din natin yan, no? Tapos meron ba tayong UPEI? Meron tayong UPEI kasi eto nga, oh. Ayan. Nagkaroon na naman ng bentahan ng 2015. 300,000 ang cost, 375,000 ang selling price niyan. 75,000 ang pinaka-profit, tapos 40% ang hindi pa na ibebenta sa labas. So, paano yun? Yung 75,000 ang markup dito, i-multiply nyo lang ng 40% equals 30,000. Ayan, UPEI. Add nyo lang yung 30,000 na yan, makakuha na natin ng consolidated cost of goods sold na 1,821,000 pesos. Okay na? So, yun lang nga, yun lang ang dinagdag natin sa problem na yan, yung RPBI. Okay? So, alam na natin na kung paano yan. Okay na, sa problem 2. Ngayon, isa pang problem, sa problem 3. Lagay naman natin ng mga computation ng mga consolidated net income saka NCI. Okay? Dito sa problem 3. Ayan, no? Pansinin nyo na meron ng requirement na controlling interest in consolidated net income saka NCI in net income. Okay? Anong magiging epekto ng mga RPBI na yan and UPEI? Puppy company owns an 80% interest in Sloppy company. During 2014, Sloppy sells merchandise to Puppy for 150,000 at a profit of 30,000. Okay? So yan, meron tayong 30,000 na profit noong 2014. On December 31, 2014, 50% of this merchandise is included in Puppy's inventory. O yan, meron pa tayong remaining 50%, no? Na hindi pa nabibenta sa labas. Sa magkano yan? 15,000. Okay? Income statements for Puppy and Sloppy are summarized below. Actually, no, isang taon lang na involved dito, pero kung sakali, alam na rin natin kung anong gagawin, no? So given yung mga reported sales, cost of sales, operating expenses, and net income, ito yung mga requirement, compute for the following. For the year ended December 31, 2014,
Number one, consolidated sales. Number two, consolidated COGS. Number three, controlling interest in consolidated net income. Number four, non-controlling interest in net income. Okay, so ano ang magiging solution natin sa number one muna? Consolidated sales. Diba? Pagsasamahin nyo lang muna yan. Okay, so 900 plus 450. Tapos i-list nyo lang ulit si intercompany sales. No? At ano ang intercompany sales? Ito yun, yung 150. I-list nyo lang yan. Yan na ang consolidated sales, 1.2 million. Okay? Number two, consolidated COGS. Ganun pa rin naman yan. Pagsamahin nyo ang dalawang cost of sales dito, 450 and 300. I-list nyo lang ang intercompany purchases na same lang din naman ng intercompany sales. RPBI, wala, no? Pero kung sakali, gagawin lang natin siyang deduction dito, no? Ililess nyo lang din naman yung zero na yan. Okay? Ang UPEI, yun na, no? Yung kaninang kinumpit natin. Meron kasing markup na 30,000, kalahati, hindi pa nabibenta, kaya 15,000 ang UPEI. Okay? I-add natin yan. At yun na, ito na yung magiging consolidated cost of goods sold, 615,000. So, wala namang bago dyan, no? Yan pa rin naman di-discuss natin kanina. Ngayon, paano sa 3 and 4? Number 3, controlling interest in consolidated net income. Actually, no, pwede na natin pagsamahin yung computation dyan. Okay? Pag-isay na lang natin kasi talaga magkadugtong naman yan, di ba? Pag nagko-compute tayo ng consolidated net income saka NCI in net income of subsidiary o yung NCNIS. Isang ano lang yan, no? Isang computation na lang yan. Pero tayo, i-adjust muna natin, no? Dalawang column na lang siguro, no? I-identify natin kung ano yung magiging adjustment sa net income ni subsidiary. Kasi doon lang manggagaling ang NCI, eh, di ba? Sa net income ni subsidiary. Okay? So, yun. Magkano ang controlling interest, magkano ang non-controlling interest. So, syempre, pasok na rin dyan yung computation ng consolidated net income. So, sa 3 and 4, compute na natin yung consolidated net income. Okay? Ito yun. Yung mga reported muna na net income nilang dalawa, 225 saka 90. Ayun, 225 kay Papi and Slappy 90,000. So, yan, no? Meron tayong 315,000 no, na total net income nilang dalawa. Unadjusted pa yan. At ano ang magiging adjustment? Basta ulitin ko lang, class, ha? Kapag meron pa rin given sa problem na mga amortization of excess, ganun pa rin ang gagawin natin doon, na? Okay? Kung i-add or i-minus ang mga excess na yan, depende kung sino ang lamang, ha? Kung fair value or book value. Alam na natin yung tungkol doon. Yung mga rule natin sa pag-amortize. Tapos, yung impairment of goodwill, ganun pa rin yan. Kung merong impairment, i-deduct lang yan. Okay? Pero sa ngayon, alisin muna natin sa usapan, no, yung mga excess na yan sa impairment of goodwill. Mag-pause lang muna tayo dyan sa UPEI saka RPBI. Okay, baka isipin kasi natin dito, class, no, na kailangan nating i-deduct ang intercompany sales kasi nga dahil overstated ang sales, overstated din ang net income. Tama naman 'yun. Pero no-offset na siya neto. 'Di ba? Dahil meron din tayong overstatement sa purchases, meron tayong understatement in net income. Kaya dapat ano naman 'to? I-add naman yung 150. Ilis ang 150 na intercompany sales, i-add ang intercompany purchases na 150. Okay. Walang problema yun. Kaya lang, di ba, parang hindi na maganda, no? Anong ginawa? Parang wala rin naman naging epekto. Kaya tanggalin na natin yan. Ang focus lang natin sa computation ng consolidated net income eh yung dalawa lang. RPBI saka UPEI. Sa consolidated COGS computation class, tandaan nyo, ang RPBI, di ba, alam na natin yan, deduction yan. At alam natin paliwanag kung bakit siya naging deduction kasi nga, overstated si COGS dahil dyan. Si UPEI, addition kasi nga, eh, understated si COGS, no? Pagdating sa markup in ending inventory. Ngayon, kung ano nakikita nyo dito, no? Nag-treatment kina RPBI saka UPEI, syempre, sa consolidation ng net income, baliktarin nyo lang yan kasi dito kinukompute ay COGS. Cost yan. Sa net income, income na yun eh. Kaya kung ano ang treatment natin sa RPBI saka UPEI dyan, baliktarin nyo lang. Okay?
Kung meron kang markup in beginning inventory, dahil overstated ang COGS, understated ang income. Kapag understated ang income, kailangan yung i-add yan. Okay? Dapat i-add natin itong RPBI. Okay, so, i-add natin yan. Eh. Dagdag yung RPBI na yan. Siguro maglagay na lang ako ng plus sign dito. No? Okay, yan. I-add nyo lang yung RPBI na yan. Kabaliktarin kasi yan, no? Nang paliwanag doon sa cost of goods sold. Okay. Sa UPEI naman, yun. Kapag overstated, no? Kapag meron tayong markup in ending inventory due to intercompany profit, overstated yan ng ganun amount. Okay? Kung overstated yan ng 15,000, for example, overstated din ng income kasi nga understated si cost of goods sold. Kung overstated ang income sa computation of consolidated net income, ang UPEI ay magiging deduction naman. Okay, ayan. Iles natin yung 15,000. At yan na ang magiging consolidated net income natin, class. Okay, tandaan niya. Pagsamahin niyo lang yung mga reported net income nila, i-add si RPBI, iles si UPEI. Ganun lang ang gagawin. Okay? So, ayan eh. Regardless yan, class, ha, kung upstream or downstream yan. Wala pang kinalaman yan sa consolidated net income. Magkakaroon lang yan ng epekto sa computation of NCIE net income. Okay? So mamaya, no, paliwanag natin yan. Eto, sa ngayon, regardless no, kung upstream or downstream in sale yan, i-add nyo lang ang RPBI less UPEI. At basta lagi nyo lang i-consider kung meron ulit tayong mga impairment of goodwill and amortization of excess. Parang dagdag adjustment lang yan. Okay? So, ayun. Kung meron ka ng consolidated net income na 300,000, para makuha tong controlling interest, no, ililis nyo lang ang NCI in net income. Okay? So, ang tanong, paano na-complete ng 15,000 na yan? Di ba? Kapag nag-complete ka ng NCNIS, ang gagawin mo lang, i-adjust mo lang ang net income ni subsidiary. Magkano ang net income niya? Ito, yung 90. Okay. Ang net income na yan, class, ang gagawin niyo dyan, tandaan niyo, ah, same adjustment pa rin yan. Ah. Kung ano yung ginagawa natin sa subsequent, ang magiging adjustment niya ay yun pa rin. Ah. Yung mga amortization pa rin, yung share niya sa impairment of goodwill, pero dito ang focus natin yung RPBI saka UPEI. At eto na, dyan na papasok yung upstream or downstream. Kapag upstream sale, yan ang makaka-apekto sa income niya kasi siya ang nag-recognize ng income na yan. Okay? Pag downstream sale, hindi yan magiging adjustment sa net income ni subsidiary kasi hindi naman siya yung nag-recognize ng profit. Walang naging epekto no sa net income niya. Hindi niya nireport yung income na yon. Kung meron siya nireport na 90,000, kung downstream sale yan, wala yan sa 90,000, yung intercompany profit. Nasa profit siya ni parent. Okay? Pero dahil ang problem ay upstream sale ata to, no? Yan nakalagay, yung sloppy sales. Merchandise to papi. So yan, dahil upstream sale, naka-apekto yan sa nireport yung net income na 90. Okay? So kung merong RPBI, i-add natin, parang ganito lang din yung paliwanag dyan, i-list natin ang UPEI, basta kaya naka-highlight, no? Upstream sale lang dapat. At yan ang magiging adjusted net income niya at i-multiply lang natin ng non-controlling interest rate na 20%. Okay? Ayun, no? 20% ang non-controlling interest rate. At magkakaroon na tayo ng NCNIS na 15,000 at yun ang ililist natin para makompute ang controlling interest in consolidated net income. Okay?